Magandang araw sa inyong lahat, guys. So sa video na ito ay i-share ko sa inyo yung aking preparation para sa job interview dito sa Japan. Kasi mayroon silang written exam para sa Microsoft Excel. So anong ginawa ko para makapasa or mag-prepare para sa interview na mayroong written exam? Okay guys, kung bago na po kayo dito sa channel ko, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. So nagsishare pa ako ng mga experience ko bilang isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button and then mag-like din po kayo sa video na ito. And then pag may katanungan kayo, mag-comment kayo sa comment section sa baba. Okay guys, so yun na nga. So isishare ko sa inyo yung tungkol sa preparation ko para sa MS Excel na written exam dun sa aking interview. Okay, bago yung interview, may nag-tip na sa akin na mayroon daw Microsoft Excel na exam or written exam. Kaya ang ginawa ko, kasi mayroon pa namang mga 2 weeks pa yata yun. So nag-aral muna ako tungkol sa Microsoft Excel. Although marunong na akong gumamit ng Microsoft Excel, so nireview ko kung ano yung mga possible na lumabas sa mga interviews ng Excel. So ang ginawa ko, pumunta ako kay Google, nagtanong ako, ano ba yung top 30 na formulas, Excel formulas and functions. So tinype ko dito kay Google, ito yung mga lumabas, and then ito, clinic ko to, top 30 Excel formulas and functions you should know. So dito ko yon pinag-aralan kung ano ba yung mga gamit na gamit. So tiningnan ko dito mga formulas, overview, may mga explanation dyan. And then ito, so dito ko nag-aral. Although marunong na ako ng mga basic na formulas tulad nung sum at sa mga ganun, average. So yun yung mga madalas ko lang magamit, sum, average, yung mga ganun bagay. Pero yung iba, hindi ko ginagamit kasi bihira naman akong maggamit na ng Excel. Kaya dito ko nag-aral. So itong page na to, ibibigay ko na lang yung link ng page na to. Tingnan nyo sa description sa baba para hindi na kayo mahirapan maghanap. Kasi makakatulong to. Kasi nakatulong nga ito sa pag-aaral ko o sa pag-prepare ko para sa written exam. So yan. So 30 na functions yan. Although hindi naman yan lahat lalabas. Yung mga madalas lang talagang gamitin na formulas. So example na lang, so makikita naman dito yung explanation. So ano ba yung sum function? So the name suggests use the total of the selected range of cell values. And then mayroon siyang example na formula. So ito yung sinasabing function or formula. And then pag nasa Excel na kayo, so yan, makikita nyo kung anong itsura niya, kung paano siya gamitin. Ito yon. Ito yan. And then dito rin yan sa Excel, sa spreadsheet. And then merong explanation dyan. Yan. As you can see above, to find the total amount of sales for every unit, we had to simply type in the function. Equal sum, open parenthesis, C2, colon C4, close parenthesis. So ito yan. Mula dito sa C2. Hanggang C4. So, itong cells na to. So, yan yung explanation na madali lang intindihin. Kasi meron ng example dyan, explanation, ano ba yung sum function, and then yung formula niya, and then ito yung explanation. And then, makikita rin yung sa spreadsheet or sa Excel na mismo. And then, kung wala kayong Microsoft Excel sa inyong bahay, kung bihira kayong magagamit doon, pwede nyo rin gamitin yung ginagamit ko kasi ako wala rin akong Excel, MS Excel. Ang ginagamit ko ay LibreOffice. So, libre lang yon. Di ko alam kung nagkataon lang yung ano, yung pangalan na yun, Libre. Libro or Libre. LibreOffice. So, ano yan, walang bayad na office or office application. So, pwede nyong i-download yun, LibreOffice. So, wala namang bayad yun, libre nyong may i-download yun. Yun yung ginagamit ko na Excel.
Okay, and then basahin nyo yan, pag-aralan nyo yung bawat mga functions na yan. And then, of course, dito tayo sa Japan, so kailangan nyo rin na alamin ano ba yung Nihongo nito. Ano ba yung Japanese version nun? So, i-search nyo rin. So, ito yung pinag-aralan ko kasi madali siyang intindihin. Ito yung nahanap ko. Excel no Kihonteki na Kansu Ichiran. Kono Juni Shurui wa Shitte Oko. So, yan. So, ito siya. 12 daw siya. So, yan. 12 nga ba? Pero ang dami yan. Shitte Okitai Excel no Kihonteki na Kansu Ichiran. So, ito siya. So, parang ganun din naman dun sa kabila sa English version. Ganun din siya. Pero, nakanihongo nga lang. Kasi syempre, dito tayo sa Japan, talagang nihongo yung questions na lalabas kahit sa mga interviews. So, kaya kailangan natin ng nihongo kapag magtatrabaho tayo dito sa Japan. So, tulad nito, yan. Sam, Gokichi. So, yan na yung explanation niya. Sam wa, suchi no goki o motomiru kansu desu. Tama ba yung basa ko? Motomiru kansu desu. So, yan na yung explanation niya. Kailangan basahin nyo rin yan. Kasi yan yung lalabas na mga questions. Donna kansu tsukaimasu ka? So, ito yung sagot niya. Sam yung sagot niya. O kaya, Gokichi yung sagot. So, yan. So, marami yan. And then, mayroon din siyang explanations kay kata, tsaka example. So, ito yan. Example. Kay kata, ito rin yung example na yan. And then, mayroong explanation dyan. Ito lalabas din to sa exam. Written exam. Halimbawa, bibigyan ka ng ganitong given. Ito yung given. And then, ano yung sum? Ito may mga multiple choice dyan na ganito na formula, multiple choice. Halimbawa, A, ito yung nakalagay. And then B, iba naman yung nakalagay. And then C, ito naman yung nakalagay. Pero yung tama sagot ay dito. D2 hanggang D5. So, dito yan. So, yan. Yan yung explanation. Makikita nyo rin yan. So, tulad naman nito, average naman. So, parang katulad din dito sa English version niya, yung Japanese version. Yun nga lang, talagang kailangan malaman niyo kung ano yung pangalan niya sa Nihongo. Kasi ito yung English, ito naman yung Nihongo niya. So, kailangan malaman mo rin yung mga term niya sa Nihongo. Kasi ganun yung questions, naka-Nihongo yung questions. Written naman yon, so nasa papel yan, so makikita nyo, kailangan mabasa nyo yung questions. So ganyan yung magiging mga questions. So yan, max, tsaka min, saidaichi, saishouchi, so yan. Yan yung mga Nihongo niya. So kailangan mag-aral talaga tayo ng Nihongo. Lalo na yung mga, mayroong mga working visa, tulad ng mga engineer visa, humanities visa. Kasi sa mga office, yung mga trabaho na yun. Mostly mga office, mga trabaho gano'n. So, kaya kailangan matutunan natin yung Excel tsaka yung Japanese version ng mga Excel formulas. So, yun guys, pag-aralan nyo yung ganito. Kasi magagamit nyo to kapag nag-apply kayo or mayroon kayong job interview dito sa Japan, lalo na tayong mga OFW. So, kailangan natin talaga lang Nihongo. So, kaya kailangan natin mag-aral ng Nihongo kapag gusto natin magtrabaho dito sa Japan. Okay, sana nakatulong. So, ilalagay ko sa description sa baba yung mga links ng mga pages na to. And then, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe, of course, dito sa aking channel. Ito yung aking channel. So, yan. So, mag-subscribe na lang kayo, mag-like kayo, and then, tingnan nyo yung mga videos ko dito. Kasi mayroon kayong mga matutunan sa mga videos ko. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, alam nyo na yung gagawin. Mag-subscribe kayo sa aking channel, and then, mag-comment kung may katanungan, mag-like, and then, i-share nyo rin po yung aking mga videos, tsaka yung aking channel. Okay, guys, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye.